kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ang pangalang Radulan sa Heron ay hindi lamang kilala sa mga otoridad dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Amerika. Nakuha niyang mapabilang sa FBI's Most Wanted List simula pa noong 1993. Minarkahan siyang terorista ng Amerika at pinangalanan na sangkot sa napakaraming kidnap for ransom operations. Ang nagpalagay talaga sa kanya sa radar ng FBI ay ang ginawa nila ng grupo niyang abo na pagkidnap sa 21 turista noong April of 2001. Umaabot sa $636,000 ang nakolekta niyang ransom sa mga biktima niya. Paano nagawa ni Sahiron ang pangingidnap na ito? Sino talaga? At ano ang pakay ng kanyang grupo? Dating miyembro si Sahiron ng MN. Pinaniniwalaang miyembro pa siya ng samahan ng nagkaengkwentro noong 1970s at naputol ang kanang braso niya. Kaya't siya ay binansagan na Commander Putol. Tinalikuran niya ang MN bandang 1992 dahil sa hindi niya nagustuhan noong nakipagkompromiso ito sa gobyerno ng Pilipinas. Noong lumipat siya sa grupong ABO, ay naging isa siya sa 14 na Member Leadership Council ng samahan. Mas umangat pa ang kanyang importansya sa samahan sa bandang 2002 nang naging malapit na tagapagpayo siya ng leader ng ABO na si Gaddafi Janjalani. Ang humalili sa founder nilang si Abu Bakar, na natodas naman noong 1998. Nagkaroon pa umano ng subgroup ang grupo nila at tinawag itong Abu Putol noong taong 2000 hanggang 2003. Si Sahiron ang namuno sa grupong ito na may mga kasapi na susobra sa 100 katao. Pero hindi nagtagal ay umangat palalo ang kanyang ranggo at naging pangkalahatang tagapangasiwa na siya ng ABO sa buong kapuluan ng Isla ng Hulu. Umabot na 1,000 ang kanyang naging tauhan. Kaya noong nadali si Gaddafi noong 2006 ay hindi nakapagtataka na inihayag si Sahiron bilang isa sa mga senior leaders ng ABO, katuwang si Nayasir at Isnilon. Sa panahong pinapakita ni Sahiron ang kanyang kakayahang mamuno sa grupo, ay maraming mga pag-aatake ang ginawa nito para maghimbal ang Pilipinas. Sunod-sunod na pagpapasabog ang isinagawa nila simula noong 2002, kung saan 11 ang nasawi at sobra 200 ang mga nasugatang sibilyan. Ang naging kuta ng grupo ni Sahiron ay permanenteng nasa Patikol Sulu. Ito ang lugar kung saan siya ay pinanganak at ang mga taong nakatira dito ay buo ang katapatan sa kanya. Dito ang naging base ng kanilang operasyon at dito rin ginagawa ang mga pampasabog na ginagamit nila sa kanilang paghahasik ng takot. Kahit tinutugis si Sahiron ng AFP, ay patuloy pa rin sila sa kanilang layunin. Isa sa mga madugong bakbakan sa pagitan ng ABO at ng AFP ay noong Abril ng 2015. Umabot ito ng 2 oras at kasali si Sahiron sa bakbakang yun. Pero ang sagupaan nila ng Joint Task Force Sulu ng AFP noong March 2016 ang napabalitang nagbigay sa kanya ng sugat. Pero sa kabila ng nangyari ay hindi yon nagpatinag sa leader ng Abu Putol. May isang kasapi si Sahiron dati sa kanyang grupo na si Hatib Hadjan sa Wadjan. May salungat ito sa paniniwala sa kanya, kung kaya't hindi nagtagal ito ay umalis. Si Sawadjan ang tumatayong de facto regional leader ng isa pang grupo. Imbes na makipagsanib ay umiwas si Sahiron sa ganitong mga grupo at nag-focus sa kanilang mga sariling aktibidad. Subalit noong 2014, nang pumanaw ang 2 leader ng ABO, ay nahirapan ang grupo sa kanilang mga operasyon. Napilitan siyang makipag-alyansa sa grupo ni Sawadjan at ibahin ang kanyang mga pananaw. Kailangan niyang gawin ito dahil mas dumalas ang mga paglusob ng AFP sa Patikol. Dahil sa pagsanib ng 2 grupo ay lumakas ang kanilang sandatahan. Nang magkaroon na ng maayos na kasunduan ng 2, ay ginawa nila ng plano ang pag-ambush sa grupo ng kasundaluhan noong April 17, 2020. Halos 40 mandirigma ang palihim na umatake sa AFP at 12 sundalong Pilipinong nasawi. Isang araw matapos ang pag-ambush ni Sahiron ay nadali naman ang AFP
ang apo nitong si Vikram di umano. Si Vikram ang gumawa ng pampasabog na nagbiktima sa Hulo Cathedral noong January 19, 2019. Ito raw ay plinano at binunduhan ng grupo ni Sawadjaan kung saan 23 ang natudas at lagpas sa 100 ang sugatan. Ayon kay Major General Corlito Venluan, commander ng Joint Task Force Sulu, na-intercept nila si Vikram at ang isa pa nitong kasama sa barangay Bilaan sa Talipaw. Una raw nagpaputok ang dalawa, kaya napilitan ang mga kasundaluhan na lumaban. Wala namang natamaan sa grupo ng mga sundalo. Sinubukan pa raw ng dalawang tumakas. Pero napilitan raw ang kasama ni Vikram na iwan ito dahil sa malubhana ang natamo nitong tama. Nakita na lang ng mga sundalo na todas na si Vikram sa barangay Lambana. Ang sabi ng grupo ng mga militar ay kaya lang sila naging matagumpay sa pagtodas kay Vikram ay dahil sa pakikipagtulungan ng mga mamamayan. Nagpapasalamat sila ng marami sa pagtulong nila at sana raw ay magpatuloy para maiwasan ang nakakapanlumong pangyayari sa mga kasundaluhan ng 21st Infantry Battalion sa Patikol, Sulu. Kahit sa pagkatodas ng kanyang apo ay hindi naging hadlang yon para kay Sahiron para ipagpatuloy ang kanilang mga gawain. Subalit, ang Joint Task Force Sulu ay doble kayo din para mapigil ang kanilang grupo. November 3, 2020, natsimpuhan ng task force ang isang speedboat na lula ng 7 militante na magsasagawa dapat ng pangingidnap. Nagkasagupaan ang mga miyembro ng abo at ang mga kasundaluhan at kagaya ng inaasahan ay bulagta ang lahat ng mga abo. Dahil sa pangyayaring yon ay napagpasyahan ng grupo ni Nasahiron at Sawadjaan na magpalamig muna. Dahil sa patuloy na pagdugis ng militar sa kanila ay palipat-lipat na ito ng mapagtataguan. At dahil na rin sa edad nito ay hindi na niya ito gugustuhin. Ito marahil ang dahilan kung kaya't siya ay nagpadala di umano ng isang emisaryo para ipaalam sa gobyerno na handa na siyang sumuko. Ayon noon kay Brigadier General Serelito Subihana, may lumapit sa kanya at nagsabi na ito raw ang plano ni Sahiron. Subalit, may ipinahiwatig din itong kondisyon. Susuko ito pero sa gobyerno ng Pilipinas lamang at hindi siya papayag na ma-extradite sa Amerika. Matatandaan na isa siya sa mga wanted sa Amerika dahil sa kidnap for ransom cases dati. Walang binibigay na sagot ang gobyerno tungkol dito. Pero sa sinabi ni Subihana tungkol sa edad nito at pagiging mahina na ay parang nagpapahiwatig na hindi sila titigil sa pagtugis dito. Dahil na rin sa napagkasunduan at naitatag na BBL ay nagkaroon ng katahimikan sa Mindanao ngayon. Ang grupo ng MI ay nakipagdayalogo na rin sa gobyerno kahit na hindi sila sang-ayon ng lubusan sa bagong tatag na Bangsamoro Law. Pero tahimik at walang nakikitang himagsikan sa anumang panig ng Mindanao sa kasalukuyan. Subalit, kahit ang mga lokal ay nagsasabi na mismo na ang mga abo ay nananahimik lang pero hindi talaga sila nawala. Umaakto lang sila ng mga sibilyan ngayon pero hindi talaga ito nabuwag. Naghihintay lamang ito na tawagin at maaaring si Sahiron o ibang leader na ang gagawa dito. Sa ngayon ay walang balita sa matandang leader ng abo ni si Sahiron kung buhay pa ba o sumakabilang buhay na ito. Ikaw, may alam ka ba tungkol kay Radulan Sahiron? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.